Go. Wait lang, setup na tayo mga sir. Okay, so errands day tayo ngayon. Medyo inaabot tayo ng ulan mga sir. Pagkaya tayo ngayon today, pupunta tayo sa Las Piñas City. Pupunta tayo sa JPT Muffler Shop sa Las Piñas City. So magpapakbit tayo ng aftermarket pipe sa NK300 natin. Kasama natin si Tropang Cyrus. Mapakabit din siya, yung ayun yung pipe nyo, nasa likuran niya. Rouser IRS 200. Oops! Kaya sa Las Piñas pa kayo magpapakabit, talagang dadayuin namin yung muffler shop na yun. Kasi ang mura talaga nung bigay nila. Full system na ang papakabit natin. So yung buong elbow papalitan, tapos siyempre papalitan din yung canister. So bali bibilin ko lang sa kanila yung elbow kasi meron na akong nabiling canister na Levin C. Ayan, nabili ko lang yun sa marketplace kay Sir Miggy Apostol. Ayan, ibibigay ko na lang yung link diyan sa description kung gusto nyong bumili rin ng pipe sa mga katol ko naka NK300 or ibang motor. Pwede naman sa iba't ibang motor yun eh. Ay putang ina mo. Ah, grabe lubak, po tayo ng lalim. U-turn tayo dyan, di ba? Hindi. Pwede kumaliwa na. Recta na yun, kaliwa na. Dira. Service road? Din nga pala ako pumapasok dati. O tara. Pantik na kami maligaw. Tinuturo nung maps ko pang expressway, 300cc lang yung motor ko. Tapos 200 yung sa kasama ko. So yeah, service road mode tayo mga sir. Putang na kaya para sabi dito. Ang bilis ng biyahe. Yung pala, expressway yung tinuturo. Tayo eh. Hindi na tayo mag-rely sa Google Maps. Magtatanong-tanong na tayo. Hindi ko alam kung paano eh. Kung paano iset ng pang motor lang na maliit tong Google Maps eh. Taka na big bike eh. Okay. Ayan na. Na-ice na yung Google Map. Nare-route na kami kanina kasi talagang sobrang gulo nung Google Map. Tara na pre. So dito tayo dadaan sa sukat. Pero ayan, ito naman yung turo ng Google Map. Sinure ko lang kasi baka mamaya mali yung tinuturo, expressway na naman lalabasan natin. Ay! Ano masasabi niya doon mga tal? Ayaw ko na lang mag-say. Lapit na tayo, 8.6 km na lang pala. Kala ko si Trupa. Kapulay kasi. Motodek! Dito tayo kaliwa. O
Punta sarado pa yata. Dito na kami. Sa JPP. Ayan, nakapin na sila. So, hinihintay pa namin mag ano, paramigin yung motor, kakain muna kami. Kain muna tayo mga sir. Mang Tomas. Uncle John's fried chicken tapos Bravo. Putan, gagawin pa yun, gag. Ay. Ay, gag. Sabi ni Kuya, content ko daw, okay. Pati pagkain? Hindi naman. Sabi, pampahaba lang niya. Okay, so bounce naman eh. Aray ko. Ito na naman kasi 90%. 90% merge lang yung COVID. Saan? Sa tao. Pero yung 10%, yun yung mga malalala. Yung ginagawa na yung motor natin. Yes sir. Ay po tayo na, binaklas na pala. Ang liit lang pala. Ganto lang setup natin. Yan. Yan o, ganto ano pre? Oo, ganyan. Yan, ganda. Ayoko, di ko kasi trip yung ano eh. Yung nakalabas, gusto ko yung medyo tago. Ayan na, sinusukat na yung elbow natin, tsaka resonator. 40. Ayan. 40. Tingnan po. 40. Puta, pang bagong taon yan. So ito yung stock natin. Sobrang bigat. Bigat. So, syempre, pag napalitan tong stock, mas gagaan yung motor. So, mas kakaroon ng hatak. Sana, mas nagkaroon pa na nga. So ito yung resonator ng ano ba ito sir? JPT. So ito yung resonator ng JPT muffler. Ganda ng pagkakadikit to. Pagkakonek na. Tapos yung fiber sa loob, ayan. Ano kita sa video? Yun o. Sabi ni Kuya, ito daw yung nagpapabuo ng tunog kasi pag wala daw to, no? Ay wala daw resonator, masyado daw maingay tapos tunog lata. So ito yung ano, magpapabuo sa tunog ng NK natin. Sir, okay na yan. Mabit. Ayan sir, polishing ba yan? Pinapolish mo. Gamit nila na bakal, yung 304. Meron kasing ibang mga bakal na mas low quality dito, which is yung 202. So, sa case nila, 304 ang gamit nila kasi. Ito daw yung mas magandang klase ng stainless. Kasi yung 202, yun yata yung hindi ko alam kung pag tumagal yun na parang nagkukulay tanso pag sobrang tagal na. So ito, mas makapal siya at mas maganda yung quality. Ito yung loop. Madalas daw ito kinakabit sa mga ano, NK400. Ito. Tapos meron, ito yung resonator nila. Yan. Iba kasing resonator parang medyo box type. Ito parang medyo bilugan. So mas trip ko yung ganitong klase. Mga 3 hours din siguro sa isang gawa, pero or mas matagal pa. Makagandahan lang kasi dito, mas makikita mo na ginagawa yung elbow mo, hindi katulad ng mga ready made na baka kasi mamaya hindi sukat tapos kinoconvert lang nila. Kagandahan dito kahit matagal, makikita mo na talagang legit yung paggawa nila na maayos. So ayun, sa ngayon ayan pa din sya, kinakapit pa rin, sinusukat-sukat pa rin. Ang style kasi nila, ikakabit, tapos babaklasin ulit. Tapos ikakabit ulit, baklas. Kabit, baklas, hanggang sa makuha nila yung tamang sukat.
hindi yung pagkasalpak, okay na yun, hindi ganun. Talagang sinusure nila na sukat siya. So ayan na yung final na pwesto niya. Ano yung kakabit natin, sir, na yan? Clam to. Ayan yung pinaka-clam niya. Para hindi yata umuga to. Ayun, nauga pa siya. So pag may clam, siyempre wala nang uga. May aalala eh. Oh, yan na miss mo yan. Yes, sir. Hindi na yung dulo ko. Yan yung para sa ano, CO2 sensor. Ito, itong sensor na to. Yeah, ayan, kailangan kasi malagay pa din yun sa elbow mo. Kasi alam ko para ano yan eh. Para sa performance ata. Joke lang, di ko alam kung para saan yan. Medyo matagal na kami naghihintay, siguro yung sa akin. Mga 5 hours na siyang ginagawa, pero okay lang, wala naman kaming hinahabol ng oras. Maganda lang kasi, ayun nga, mas pulido eh, pulido yung gawa nila, hindi nalang minamadali. Tsaka hindi rin naman namin sila sinasabihan na bilisan nila yung gawa. So okay lang naman maghihintay. Basta maayos yung gawa, walang problema. After gawin yung sa akin, ito naman yung gagawin. Yung RS200 na Kawasaki. Sa mga may tropa dyan na RS200, nakakarinig tayo ng sound check mamaya pag naka-aclapopic na M1 yung RS200. Ito na yung final na elbow natin. Yan na, kompleto na. Meron na para sa auto sensor, tapos resonator. Yan, dito. Dito yung kukunik yung banister natin. Mas magaan siya compare sa stock, no? Sobrang gaan. Itong bigat eh. Solid, maganda yung pagkakaano. Pagkakonekta ng ano, bakal. Ano yan, sir? Gasket pa yan? Mga silicone. Nilalagay ng silicone. Silicone kung ano man. Yun, no? There you pins. There you pin, Jelody. You know. Yan na, nakabit na ang ating pull system. Elbow with resonator. Yes, sir. Hintayin na natin ma-finish tapos sound check na natin. Pagkakaiba ng 304 sa ano, yun, sa 202 na stainless. Yung 202 kasi may halong bakal kasi. May halong bakal yung 202. Kaya kasi galing China yun. Pero ano ba yun, sir? Nagbabago ba yung tunog kapag ang bakal yung 202? Hindi rin, parehas lang yun. Parehas lang? Oo, yung ano lang, kumbaga yung materials lang na ng stainless yung pinagkaiba. So time check, 5 o'clock, nandito pa din kami. Pero tapos na yung ating NK300. Tapos ito na yung ginagawa. Yung RS200 ni Baring Cyrus. Putang. Yung sa kanya pala, mid-leak pipe lang gagawin. Kasi tawag dito, meron na siyang dugtungan doon. May putol na, hindi katulad na sa akin na buo.
So, ayun lang, dudugtong lang, tsaka mas maganda ron, mas makakamura ka. Ang nangyari kasi, yung pag ginawa mang power system, babaklas yung radiator. Eh, hindi daw sila nagbabaklas ng radiator dito. So, ayun, napadeside namin na mid-link na lang kasi same lang din naman mangyayari. Yung tubo na nakalagay sa stock, same lang din sa ikakabit pag pull system. So, okay na kami sa mid-link. Ito yung kakabit na pipe sa ano natin, sa RS200. Akrapovic. Akrapovic na M1. Long canister yan. Mamaya, testing natin kung ano yung tsura niya. Ayun, para may idea kayo kung ano yung 304, ito yun. Makikita nyo dapat yan. Pag magpapakabit kayo ng papagwain ng elbow pala, tingnan nyo yung kung yung puputulin lang bakal may nakasulat na 304. Kasi baka mamaya, pag wala kayong alam, sinasabi lang nilang 304, pero todo talaga. Ayan, hanapin nyo yan, 304. Tapos para may idea kayo, ganito siya kakapal. Yan. Yan yung 304. Solid, bro. Yun, so time check mga sir. Ano oras na? 7:18 PM. So, andito pa rin kami. Pero, eto na. Nakabit na yung sa RS200 natin. Okay, so time check. 5 o'clock na. Pero tapos na tayo. Okay, sound check, bro. Uy, ganda, bro. Solid. Tahimik lang, oh. Ano masasabi mo, pare? Sulit. Okay, dito, okay. Punta tayo dito sa JPT Mapler Shop sa Las Piñas. Kami taga San Mateo pa kami. Pero mura lang, maganda rate nila dito tapos mabait pa sila kuya. Oh yeah. Thank you sir. Sir, paalam mo sir, Sir JP. Thank you po. Sulit. Yan, tahimik lang. Hindi siya masyadong malakas. Hindi, parang stock pa nga rin eh. Solid, solid. Okay, so tapos na kami dito mga sir. Kung meron lang yung inquiry, PM nyo lang JPT Mapler Shop sa Facebook, makikita nyo. Magre-reply naman agad siya, responsive naman sila sa Facebook page nila. So doon lang magtanong rates. Kasi yung rates kasi depende sa motor mo, sa kung depende kung anong gusto mo setup. So hindi na yung magsasabi kung magkano yung ano, magkano yung inabot nung setup na. Pero sinasabi ko mura at saka quality yung gawa nila. So ayun lang guys, thanks for watching. Pausa na kami dito at inabot namin ng